Bakit ba marami nag-i-invest sa kayo, sir? Kasi kung ang target fund mo is 1.2 million after 20 years, kailangan mag-ipon ka sa bank ng 60,000 per year for 20 years. Take note of that, 20 years. Hello everyone, I'm Roanne Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Kaiser 3-in-1, pag-uusapan natin yung annual investment. Malaki yung pagkakaiba na tayo ay marunong mag-invest compare sa tayo ay nag-iipon lamang sa bangko. Noong 2012, natutunan ko yung paano nga ba magtrabaho ang pera. Ito yung concept ng the rule of 72 or the rule of money. Ito ay dinevelop ni Albert Einstein. Sabi niya, 72 divided by percentage kung magkano yung kinikita ng pera mo, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. Magbigay tayo ng sample. Halimbawa ay 1% ang kinikita ng pera mo sa bank, 72 divided by 1 kasi 1% equals 72 years pa bago dumoble yung pera mo. Kaya nga at age of 20, kung may 10,000 pesos ka at kinikita niyan 1% interest lang, after 72 years pa, dodoble yung pera mo at age of 92, saka siya magiging 20,000. Ang tanong, maaantay pa ba natin yan? Kaya importante, again, magbigay tayo ng oras sa financial education at matuto tayo mag-invest. Simplihan na lang natin yung rule of 72. May tatlong klase ng tao. Ikaw, yung office mate mo at yung kaibigan mo. Ikaw, nakalagay ang pera mo sa 2% ang kinikita. Yung office mate mo, 8% ang kinikita ng pera niya at yung kaibigan mo, 12% per year. Pare-pareho kayong naglagay ng 100,000 at the age of 29. Pero syempre, malaki yung difference pag kayo ay nag-retire na. At the age of 65, ikaw may 200,000, yung office mate mo, 1.6 million, yung iyong kaibigan, 6.4 million. Ito kasi yung pagkakaiba na marunong ka mag-invest na ma-maximize mo yung potential growth ng pera mo at mas mabilis dumodoble yung pera mo. Kaya nga kung titignan natin, laki ng difference. 6.2 million kung marunong ka mag-invest at 12% versus dun sa maliit yung kinikita ng pera mo. Kaya noong 2012 ay nagbigay talaga ako ng oras at nagbayad pa ng seminar para lang malaman ko kung saan ba talaga pwedeng mag-invest. Kapag tayo ay may mga financial decisions, kailangan pala i-consider natin itong mga to. Can it potentially grow to achieve my goal? Does it have guarantee? Hindi ba magne-negative yung pera ko? Does it have healthcare and does it have protection? Again, pagdating sa investment, kailangan naka-diversify yung pera natin. Meaning nakakalat, hindi pwedeng nakalagay lang siya sa isang investment facility. So pwede tayong mag-invest sa bank, sa bonds, sa mutual funds, stock market, PDF Most 18, and Kaiser. Ang advantage kapag sa bank and bond, syempre, safe yung pera natin, guarantee. Pero syempre, wala masyadong growth. Sa mutual funds naman and stock market, may growth, mas malaki ang interest, pero may risk din, pwedeng mag-negative. Kaya ang pang-balance din natin, dapat may investment din tayo sa mga Most 18 and Kaiser, ito yung meron kang growth, may guaranteed, and then meron ding protection. Pagdating sa financial plan, para ito ay kumpleto, i-consider natin yung three major financial needs natin. Una is healthcare. Sabi, paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat ang ipon mo? What if our family can take care of us? So, importante, may healthcare tayo para pag nagkasakit tayo, hindi tayo stress o kaya naman baka mabaon tayo sa utang. And of course, pangalawa, life insurance. Paano kung may mangyari sa'yo, lalo na kung breadwinner ka? Paano kung may dependents ka, nag-aaral pa, or kagaya na anak ko, grade 1 pa lang? Who will take care of your family? Kaya importante, may life insurance tayo kasi ito yung tinatawag na protection. Protecting our family from financial loss. Dahil pag may mangyari sa ating mga breadwinner, malaking kawalan yon sa pamilya natin dahil tayo nagbibigay ng income. Again, importante yung life insurance. At pangatlo, investment. What if you stop working? Siyempre, lahat tayo tatanda, lahat tayo mawawala ng active income. Lahat tayo magre-retire. So, kanino ka aasa pagtanda mo? Would you plan to be a burden to your family? Importante, may ipon tayo at syempre, nag-i-invest tayo. Kasi itong investment natin na magbibigay sa atin ng passive income by the time na tayo ay matanda na at nasa retirement age na. Again, para sa complete financial plan, tatlo yan, healthcare,
life insurance, and investment. Ang good news, may Kaiser product na tinatawag na 3-in-1. Yung tatlong kailangan natin nandito na sa Kaiser. Healthcare, life insurance, plus investment. Ang good news, may Kaiser product na tinatawag na 3-in-1 investment. May healthcare ka na, may life insurance ka pa for 20 years, at kung di ka nagkakasakit, wala nangyari sa'yo, may investment ka na nag-grow. Dahil nga pag-uusapan natin yung annual investment para may idea ka kung magkano ba ang annual investment natin sa Kaiser. Again, 7 years to pay to. And then, dito sa ating K45, maliit na plan, nasa 26,970 per year ang premium. And then, usually kinukuha yung nasa almost 60,000, yung K100 na 59,321. So again, halimbawa, ikaw ay nag-K45 na nasa minimum na 26,970. Kung ikaw ay nag-start at the age of 30, ang projection mo is 1.3 million. Ito yung fund mo after 20 years. And then, paano naman kung K100 mas mataas? 59,321 per year for 7 years. Ang projection yan, pag edad mo ng 60, kung ikaw ay nag-start at the age of 40, 1.2 million. Again, para mas ma-appreciate natin yung investment side ng Kaiser, at the age of 30 kung ikaw ay nag-start, and then ang kinuha mo ay 60,000 per year. So, ang insurance mo dito or term insurance nasa 450,000 for 20 years naka-insured ka. And then, ang contract price is 420,000. Ito yung 60,000 times 7 years kasi 7 years to pay si Kaiser. And then, maturity is after 20 years. So, ang fund mo na 420,000, ang hinulog mo na 420,000, naging 1.1 million. And then, kung di po pa kukunin itong 1.1 million, may 10% pa yan na compounding interest. Tuloy-tuloy pa rin yung investment na ang projection nasa 110,000 kung 10%. And kung tuloy-tuloy pa rin yan at the age of 60, pag senior years mo na, meron kang fund na 3 million. Na kung 10% pa rin ang interest niyan, 300,000 yan per year, or may monthly passive income ka na, 25,000. And paano pa kung mas mataas na plan ang kinuha mo, like 88,000 per year? At the age of 30, kung ikaw ay kumuha nito at ang projection niyan, pag edad mo ng 60, 4.5 million, giving you 10%, 450,000 per year or 37,500 per month. Bakit ba marami nag-i-invest sa Kaiser? Kasi kung ang target fund mo is 1.2 million after 20 years, kailangan mag-ipon ka sa bank ng 60,000 per year for 20 years. Take note of that, 20 years. Pero with Kaiser, 7 years ka lang mag-ipon ng 59,321 per year. Ang projection niyan after 20 years ay 1.2 million. So again, 3-in-1, bukod sa may investment ka, may healthcare ka pa, may life insurance ka pa. To know more about Kaiser, pwede kang pumunta sa bit.ly/Kaiser Investment Plan para makita mo yung short video ko about sa mga benefits. And then kung gusto mo mag-request ng proposal, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Proposal para mabigyan ka ng summary of benefits based sa edad at sa budget mo. Kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.